Isa po sa sekreto ng pag-aabono sa kamatis ay ang paglalagay ng abono kapag namumulaklak na. So ito ay 150 grams, isang lata ng sardinas. Calcium nitrate. Ang susunod na abono ay complete fertilizer. 150 grams, so isang lata ng sardinas. Paghalo natin. I-mix po natin yung calcium nitrate tsaka complete fertilizer. So bakit po calcium nitrate? Kasi yung sustansya po ng calcium ay nakatutulong para yung bunga ng kamatis ay hindi malaglag at hindi siya magbiyak. Fertilizer naman po ay nakatutulong para maging malusog ang mga bunga ng ating kamatis. Malapit na po mamunga or namumunga na, ang pag-aabon ninyong gagawin ay linggo-linggo para makatiyak tayong maganda yung ating harvest. Isang tabo sa dalawang puno. Kung magkadikit po yung puno ng kamatis ay pwede na yung isang tabo. Sa gitna nila ibubuhos ang abono. Slope area po yung inyong mga kamatis. Pwede kayong maglagay ng hukay. Sinukayan ko yan tapos ibubuhos ko lang sa gitna yung abono para hindi siya pumunta sa ibang lugar. So ito naman po ay naka-intercrop sa mga pechay natin. Dalawa po yung puno ng kamatis ay pwede tayo maghukay dito sa pagitan po nila. Tapos makikita natin yung dumi ng manok po paghukay natin. So bubuwas natin yung abon. Tapos po natin na kapag naglagay tayo ng maliit na hukay or butas, mag-i-stay yung abono sa gitna at hindi siya ma- o wash out pababa. Tilo kapag magkadikit po yung kamatis ninyo. So, hukayan natin sa pagitan at buhusan ng isang tabo na abon. Ayan po yung ating kamatis, yung pagitan nila. So, make sure din na nakabalag po yung ating kamatis. Lagyan nyo ng matibay na balag. Yan. Napakahalaga po yung pag-aabono, lalo sa panahon ng pamumulaklak. Pag namumulaklak na po yung kamatis, dapat na siyang suplayan ng abono para hindi mabansot yung mga bunga natin. So, isang tabo sa dalawang puno. Ano po kasimple yung pag-aabono ng kamatis. Mapapansin mo na may mga pechay pa rin sa gili. Intercrop yung pechay tsaka kamatis. Yung style natin dito, hukay sa puno ng kamatis at natin ibubuhos yung abono. Yan. Nitrate at complete sa panahon po ng pagsisimula ng pamumulaklak ng ating kamatis. So, drenching method. Nag-intercrop po tayo ng pechay kasi maliit lang yung ating space. Yan. Yung kasimple yung pag-aabono natin. So magbe-benefit pa rin yung pechay at yung kamatis po sa abono natin nilagay. Tapos po natin mag-abono ay diligan natin ang puno ng kamatis para madaling ma-absorb ng kamatis yung abono. Pag nagsimula na pong mamunga yung ating mga kamatis ay magsimula na rin tayong mag-prone ng mga dahon.
kunin natin yung mga lumang dahon. Putulin natin. Para mag-concentrate yung halaman sa pagpapalaki ng mga bunga. Ayan. Pagkatapos po natin mag-prone ay maglagay na rin tayo ng abono. Side dress gamit ang complete fertilizer. Ilalagay natin sa tabi ng puno. Ayan. Meron tayong side dress para mas mabilis yung paglaki ng mga bunga. Gawin po natin yung pag-aabono pagkalipas po ng isang linggo.